Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo'y magkwentuhan. Horton Tucker muling nagbida sa panalo ng Lakers. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. Ngunit bagong lahat, huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Let's go! Sa third day ng preseason ay muling nagharap ang dalawang team sa LA na Clippers at Lakers. At katulad sa naunang game, hindi pa din naglaro si LeBron James at Anthony Davis. Nagpahinga din si Caruso at Dennis Schroeder. Habang sa Clippers naman ay naglaro pa din ng kanilang superstar duo. Ngunit naglaro naman ngayon si KCP, Markif Morris at Marc Gasol para sa Lakers. So halina't silipin natin ang mga kaganapan kanina. Naging mabilis ang simula ng Lakers sa pamumuno ni KCP at kitang-kita nga mga kaibigan ang impact ni Marc Gasol dahil umaangat ang depensa at sa kanyang passing skills. Habang medyo minamalas naman ang Clippers at magkakasunod na turnovers ang kanilang nagawa. At sa Lakers naman ay patuloy ang magandang laro ni Talen Horton-Tucker. Nakikipagsabayan nga siya kay Paul George dahil nagtala si PG ng 9 points sa first quarter at 10 points naman para kay THT. Natapos ang unang quarter na hawak ng Lakers ang 10-point lead. Sa second quarter mga kaibigan, hindi pa din magawa ng Clippers sa pigilan si Horton-Tucker. Ngunit sa kalagitnaan ng quarter, bahagyang naibaba ng Clippers ang kalamangan sa pamumuno ni Kawhi Leonard. Magkakasunod na defensive stops at fast break ang nagawa nila. Naging mainit ang dalawang team at nagpapalitan sila ng puntos. At dahil dyan, nagkaroon tayo ng high scoring first half. Dahil natapos ito sa score na 70-63 at hawak ng Lakers ang 7-point lead patungo sa second half. Si Horton Tucker ay nagtala ng 18 points sa unang dalawang quarter upang pangunahan ng Lakers. Habang ang Clippers naman ay pinapangunahan ng 11 points ni Kawhi Leonard. Sa simula ng third quarter, naging maganda ang opensa ng Lakers at ito ay dahil sa kanilang magandang ikot ng bola at patuloy nga mga kaibigan ang laro ni Talen Horton-Tucker at Kyle Kuzma na napakaganda habang sa Clippers naman, nakukuha nila ang gusto nilang mga tira sadyang hindi lang talaga ito pumapasok. Kaya naman, lumobo na mga kaibigan ang kalamangan ng Lakers sa 20 puntos sa kalagitnaan ng third quarter at tumungo sa fourth quarter ang Lakers na may hawak na 17-point lead. Sa fourth quarter ay walang pagbabago mga kaibigan, hindi pa din nagawa ng Clippers na may baba ang kalamangan ng Lakers. Kaya naman nakuha ng Lakers ang blowout win sa game na ito. Ang Lakers ay pinangunahan ng 33 points, 10 rebounds, 4 assists at 4 steals si Talen Horton-Tucker. Tumulong din si Kuzma ng 25 points, 6 rebounds at 4 assists. Habang ang Clippers naman ay pinangunahan ng 12 points ni Lou Williams. Sa game na ito mga kaibigan, nakita natin na hindi tsamba ang nagawa ni Talen Horton-Tucker sa naunang game. At imbis nga nakabahan siya sa mga sinabi ni LeBron, mas hinigitan niya pa ang nauna niyang performance. Habang nakita din natin ang kakaibang dala ni Marc Gasol sa opensa ng Lakers, mas gumaganda nga ang ikot ng bola tuwing naglalaro siya. Habang sa ibang games naman, nakuha ng Brooklyn Nets ang panalo laban sa Washington Wizards sa score na 119-114. Ang Nets ay pinangunahan ng combined 33 points si Kyrie Irving at Kevin Durant. Nakuha ng Atlanta Hawks ang panalo laban sa Orlando Magic sa score na 116-107. Ang Atlanta Hawks ay pinangunahan ng 21 points, 7 assists at 4 rebounds si Trae Young. Nanalo din ang Detroit Pistons laban sa New York Knicks sa score na 99-91 at ito ay pinangunahan ng 23 points, 5 rebounds ni Sekou Doumbouya. Ang Chicago Bulls ay tinalo ang Houston Rockets sa score na 104-91. Ang Chicago Bulls ay pinangunahan ni Zach LaVine na nagtala ng 23 points. At yun lang po mga kaibigan ang mabilisang NBA update natin ngayon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.